Way back November 16, 2013, this is the day na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang pagdating mo kay Celine sa buhay ko. Nung panahon na yon, nagkaroon ako ng takot at pangamba. Iniisip ko, kaya ko ba? Pero naghari ang lakas at tapang ko dahil alam ko masisilayan na kita, my beloved daughter. Hindi nga ako nagkamali. I delivered you via normal in a short period of time. Hindi mo ko pinahirapan. Simula dumating ka sa buhay ko, I feel so blessed. Every day, happy at nagkaroon ako ng contentment sa buhay ko. Sa likod ng pagod at puyat sa pag-aalaga sa iyo. Ganun pala ang feeling ng magiging ina. Kay Celine, ikaw ang sentro ng buhay ko. Pero dumating ang araw na ako'y nagdesisyon na lumayo sa iyo. Because of unavoidable situations, 10 times ko na pinag-isipan dahil parang hindi ko kaya na iwan kita sa murang edad na 1 year and 10 months. But for some reason, I decided to return it back in Taiwan dahil sa mga bagay na hindi maintindihan. In my first place in Taiwan, I feel so hard just because every single minute gonna missing you, my beloved daughter. Naging video call na lang tayo nag-uusap at doon na lang kita nakikita through video call. Pero mabilis ang araw, buwan at taon, I decided to have a short time vacation, which is only 9 days. Nagbakasyon ako at muli tayong nagkasama. Noong una, madali kitang napahamo dahil sinuhulan lang kita ng mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, which is yung Minnie at ang Mickey. Favorite mo mga yon, di ba? Kaya madali lang kitang napahamo. Masayang-masaya ka sa mga pasalubong ko na mga shirts, mga damit, sombrero, at lahat ng mga may drawing mini, masayang-masaya ka. Pero may kirot sa puso ko dahil ayaw mo tumabi sa akin sa pagtulog. Dahil doon kay Celine, napag-isipan ko na magbakasyon tayo in Baguio City para hindi mo makita ang pinakamamahal mong nanay na siya ang nag-alaga sa'yo, which is si Modra Mels. Nakita ko masaya ka, pero may mga times pa rin na hinahanap mo si nanay, which I feel so much jealous. Pero okay lang sa akin. For 3 days kitang kasama in Baguio City, I never feel tired because of you. Masaya ako at super happy ka. Then, after 3 days, back to Ilocos ulit tayo. At sobrang happy ako dahil successful ang ating outing. Pero naramdaman ko na sanay ka na sa akin dahil pag hindi mo ako nakikita, hinahanap mo ako. Tinatawag mo ako, Mama, Mama, sabay takbo sa room or any place na alam mo kung saan ako. Nasasaktan ulit ako dahil nararamdaman ko na ulit ang mga senaryo pag ako'y babalik ng bansang Taiwan. Hanggang dumating ulit ang araw ng pagbabalik ko sa trabaho. Iiwan na naman kita. Parang nadudurog ulit ang puso ko dahil lalayo ulit ako. Yes, bumalik ulit ako ng Taiwan. Nalungkot ulit ako dito at
LDR ulit tayo. Pero laban lang. Alam ko darating ang bukas na makakasama kita araw at gabi. Mabilis lumipas ang panahon. Dumating ulit na nag-decide ulit ako for my other vacation. So, for my next vacation ulit ako. Every year ako nagbabakasyon dahil gusto ko kahit papaano nakakasama mo ako kahit saglit lang. For the second vacation, mas mahirap na kitang napaamo, pero at least lumalapit ka pa rin sa akin. Ang masaklap, ayaw mo na gumala tayo pag hindi kasama si nanay. Ako ang nag-adjust sa'yo, hindi tayo umaalis ng bahay. And dahil ayaw mo sumama pag wala si nanay. Nag-home bonding na lang tayo, pero okay lang, happy naman ako. So, yung ginawa natin ng second vacation, puro home bonding na lang tayo pag tayo naalis, which is kasama pa si nanay, para ikaw lang ay makasama. Then, dumating ulit yung mga panahon na babalik na ulit ako ng Taiwan, and the same scenario, video call ulit ang tanging communication natin. Nakikita ko ang kakulitan at mga kapasawayan mo minsan dahil super spoiled ka kay nanay. So anyway, ganun talaga ang buhay pag LDR at pag ang nag-aalaga sa'yo ay lola. Ganun daw talaga yun. Then, mabilis dumaan ang araw at panahon, buwan at panahon. Nag-decided ulit ako for the third vacation. Then sa third vacation, surprise kita. Dumating ako sa bahay, sobrang aga at ikaw kay Celine ay mahimbing pa ang tulog. Tinanong kita kung nasaan ka. Sabi nila, natutulog ka pa daw sa kwarto. So ako naman, dali-daling pumasok sa kwarto at nakita ko nga ang sarap pa ng tulog mo. Ginising kita at sabi ko, nak, gising. Then, ayaw mong, siguro, antok-nantok ka pa, kaya dumilat ka konti, then pumikit ulit. Pagpatuloy sa iyong mahimbing na pagtulog. Then, sa kakulitan ko, niyug-yug ulit kita. At sabi ko, nak, gising. And then, biglang dumilat at sinipa mo ako. At tumalsik yung salamin na nakasabit sa jacket ko. Siguro, akala mo na nanaginip ka lang. Then, few minutes, bumangon ka at nakita mo ako. Gulat na gulat ka dahil andoon ako. Pagkatapos nun, as usual, ayaw mo ulit sa akin. Mahirap kitang pinaamo. Dahil, yung mga dating candies, chocolates, gamit ay hindi na umuobra sa'yo. Medyo malayo ka na sa akin. Pero unti-unti ka namang umaamo sa awa ng Diyos. Sa third vacation na to, nag-aaral ka na. Kaya maaga ka nang gumigising kasi papasok ka pa. One day, sabi ko, ako ang maghahatid sa iyo sa school. Ayaw mo pa nun. Gusto mo kasama pa rin si nanay. So it's okay, dalawa kami ni nanay na maghahatid sa iyo sa school. Ay nagbabantay sa school. Habang nasa room kayo, pinapanood kita at nakita ko na kahit nasa loob ka ng room ay naglalaro ka sa table, pero tahimik naman. Which your teacher is busy on discussion. I feel sorry to your teacher dahil feeling ko hindi mo siya pinapakinggan. Remember yung topic nyo noon, hindi ko makakalimutan. Ang topic nyo noon ay kind of transportation kung saan dumadaan. Which is L stands for land, A stands for air, and W stands for water. Habang yung teacher mo ay busy sa pagdi-discuss ng topic nyo, ikaw ay busy pa rin sa paglalaro sa table nyo, which is kahit papaano tahimik ka na lang. Then, few moments later,
tinawag ka ng teacher mo. Kinabahan ako doon kasi baka iniisip ko hindi mo masagot. Ang sagot ang question sa iyo is both saan dumadaan. Inabot ng teacher mo ang stick at sabay abot mo naman at itinuro mo ang water, ang W. Then, which is tama naman. Then, follow-up question, sabi ng teacher, why you choose W? Pinili mo. Ang sagot mo naman, water, which is tama pa rin. Nagulat ako dahil akala ko hindi ka nakikinig. Pero nakikinig ka pala kahit naglalaro yung kamay mo, yung isip mo, nakikinig ka. Then, 3 hours after, uwian na kayo. At ikaw ulit ang tinawag ng teacher mo na mag-lead ng prayer niyo. Natuwa ako kasi ang galing mo mag-pray. I'm proud to you, anak. Then, uwian niya na. On our way sa pag-uwi, kinausap kita. Nak, bakit ka naman naglalaro nung nagdi-discuss si teacher niya sa harap? Then, sagot mo, Mama, eh nakikinig naman ako eh. Then, sabi ko ulit, Nak, mas maganda kung sakali na nag-discuss si teacher, nakikinig ka sa kanya at nakatingin ka sa kanya. Ang sagot niya naman, Mama, kung nakatingin ako kay teacher, inaantok ako. So, noong sinabi niya sa akin ng ganun, hindi nala ako nagsalita. Baka yun ang mas comfortable siya kaysa yung tumitingin siya sa teacher, which is inaantok daw siya. So, hindi ko na naman siya, hinayaan ko na lang kung yan ang gusto niya. Since alam niya naman ang sinasagot niya, it's okay. Then, afternoon, siya yung inatasan na siya pala yung pinaka most outstanding sa school. At nagkaroon siya ulit ng assignment, yung mag-memorize ng speech nila sa graduation. Yes, siya yung most outstanding dun sa school nila and I'm very proud of her. I'm very proud to you, Casey Lynn, kasi hindi ko in-expect na ikaw ang achiever of the year sa inyong klase. Pero sa likod nun, kinakabahan ulit ako dahil pag pinag-memorize kita, ayaw mong mag-memorize. Sa tulong ni nanay, si Mama Che, at si tatay, na-memorize mo naman kahit papaano. Pero, noong time na dumating na yung graduation, kabado naman ako, syempre. Kasi iniisip ko, baka makalimutan mo yung memorize mo, yung speech mo. Pero nagkamali ulit ako, dahil nung pagkatawag ang iyong pangalan, sabay akyat sa stage at abot sa iyong microphone at nag-speech ka na ng continue, which is na-satisfied ulit ako dahil na-memorize mo ng tama ang iyong speech. So, I'm very proud of you again, my dear Casey Lynn. Thank you.